Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Kung sino pa yung mga walang trabaho, sila pa tong napakarami mag-anak. Umabot na sa 109,035,343 ang bilang ng populasyon ng Pilipinas. The Philippines is one of the most populated nations around the world. Pagtaas ng populasyon sa Pilipinas. Gaano nga ba tayo naaapektuhan ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Magawa ng tao, hindi para gawing anak, pero para gawing gatasan. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko. Napakabulagsak pagdating sa pera, pero pagdating sa pagkakakitaan, napakatama. Ang dahilan kasi, masaya. Anak pa! Anong masasabi mo dun na ang gender ngayon hindi na ipinagkakaloob ng Diyos, kundi pinipili na lang ng tao? Sira yan ng isip at puso ng mga susunod na henerasyon natin, Pilipinas. Kung gusto mong paniwalaan niya, walang problema. Isa sa mga pinakamalaking factor kung bakit mahirap ang bansa natin dahil sa mga politiko. Pag yung politiko, alam mo nang tiwali, huwag mo nang iboto. Tigas naman ang ulo mo eh. Binigyan ka kasi ng 500 piso, yun na yung kapalit ng kaluluwa mo. Pilipinas! Maawa ka sa sarili mo, Pilipinas. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Collabs. At ngayon, isa sa mga pinaka-controversial na personalidad pagdating sa social media na may napaka-maaanghang na mga pananalita at na mga prinsipyo sa buhay. Boss Dacay Chester. Maraming salamat sa pag-invita sa akin. Yeah. Alam mo, natutuwa ako dun sa mga video na pinopost mo sa social media. Although maanghang ang iyong pananalita at talaga namang grabe, no? Nakakapanindig balahibo. Ito yung mga nag-trending sa'yo ng mga sinasabi tungkol sa responsibilidad ba ng isang anak na tustusan at sustentuhan ang kanilang mga magulang kapag ka sila ay tumanda na. Hindi ko na maalala eksaktong sinabi ko sa dami ng mga videos eh. Pero ang paniwala ko tungkol sa mga magulang at saka sa mga anak, trabaho ng mga magulang na sustentuhan yung mga anak nila until such time na kaya na ng mga anak nila yung buto-buto nila. Obligasyon din ng mga anak sumuporta sa mga magulang nila pag either may sakit o senior citizen na o kailangan sila ng magulang nila. Pero as much as possible, ang mga magulang, trabaho nila na magkaroon at gawan ng kinabukasan yung mga anak nila, hindi para gawing insurance na pag tinatamad na silang magtrabaho, eh hihingan at pipigaan nila yung mga anak nila ng pera kahit hindi pa kaya ng mga anak nila kasi nagsisimula pa lang sa buhay. It is actually a cultural problem na responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Eh minsan, ang anak nag-uumpisa pa lang din eh. Totoo. Wala pa rin resources, wala pa rin masyadong kung pwedeng maipagkaloob. Ni sarili nga nila, hirap pa silang buhayin eh. Tapos uubligahin ng magulang na pagka hindi napagkalooban, hindi napagbigyan, eh nagiging masama sa mata ng maraming tao. Tama po yun. Isa sa mga nagiging problema natin yan ngayon eh. Kasi may mga magulang na hindi naman talaga nag-aanak para magkaroon ng anak. May mga magulang tsumamba lang na hindi pa naman talaga sila handang mag-anak, pero tsamba nagka-anak. Yung mga ganong tao sa mas madalas na pagkakataon, sila yung mga taong tamad sa buhay, nag-aantay lang ng biyaya galing sa kapwa-tao, and even worse, yung mga iba sa kanila, gumagawa ng tao hindi para gawing anak, pero para gawing gatasan ng mga magulang. Isa sa problema natin yan sa lipunan, yung mga magulang na irresponsable at mga tamad, walang ibang gustong gawin kundi umasa sa ibang tao. Pag wala na silang ibang aasahan, ang inaasahan na lang nila yung anak nila, pero hindi sila gumagawa ng sarili nilang kinabukasan. Hindi, wala naman kasing masyadong oportunidad dito sa Pilipinas. Ang daming libre sa mundo. Yung podcast mo lang libre, 'di ba? Napakaraming matututunan ng taong bayan galing sa iyo. Kung paano magnegosyo, kung paano magsimula ng kahit na anong endeavor ng mga ordinaryong taong bayan, kung paano sila makakausad sa buhay. Pag sa panahon ngayon, hindi ka pa rin umusad, kasalanan mo na lang yan. Hindi eh, wala talagang oportunidad eh. Ang hirap talagang umasenso, hirap yumaman. Madali lang kasi sabihin na tamad sila eh. Pero ang totoo lang talaga, kulang talaga eh. Sabi nga raw nila, kulang daw ang opportunity. Pero hindi naman ako kinapos sa opportunity kahit noong mga panahon natutulog pa ako sa kalsada eh. Nagtatabag ako ng pasero, naghahalo ako ng semento, nangangalakal ako ng
basura. Pero hindi ako kinulang ng kahit ano. Bakit? Kasi mismong si David din ang may sabi, Panginoon, huwag mo kong pagdukhain ng lubha, baka magnakaw ako. Huwag mo rin naman akong payamanin ng lubha, baka makalimutan kita. Hinihingi kasi sa Diyos yan. Ang hirap kasi sa iba, hindi kasi kayo marunong magdasal. Nakakalimot kayo eh. Sa panahong masarap yung buhay ninyo, nalilimutan ninyo yung gumawa sa inyo. Yun ang problema natin eh. Tapos sa panahong hirap na hirap ka, maaalala mo Diyos? Alam mo, totoo yan. Kung sino pa yung mga walang trabaho, kung sino pa yung mga palamunin, eh kayo pa yung mahihilig tumaya sa mga sugal-sugal. Exactly. Diba? Kayo pa yung mga mahihilig maglibang sa buhay na wala ka na ng trabaho, gabi-gabi lasing ka pa. Nag-anak-anak ka, tapos napaka-irresponsable mong magulang. Alam mo, kung sino pa yung mga numero unong ganun ang style ng pamumuhay nila, lalo na sa mga padre de pamilya, sila pa tong napakarami mag-anak. Ito tanong ko sa'yo, The Jay Chester, no? Nabansagan kang isang napaka-maanghang magsalita sa social media. Ibig sabihin ba nito, yung mga taong kinakapos sa oportunidad, yung mga taong walang pera, sila ang may kasalanan kung bakit mahirap pa rin sila sa buhay ngayon? Sa madalas na pagkakataon, oo, kasalanan nila. Pero you have to put into consideration as well their parents. Kasi nabuhay sila sa isang lipunan na ang nakikita nila yung mga nakapaligid lang din sa kanila. Yung mga nakapaligid sa kanila, ginagaya nila. Ang mali nagiging tama sa mata ng bata. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nalalayo sa puno. Sa mas madalas na pagkakataon, pwede mong isisi sa kanila kasalanan nila. Pero may mga pagkakataon kasi kasalanan ng magulang nila. Pero tama na panis eh. Hanggang kailan ba natin isisisi sa ibang mga tao yung mga bagay na nangyayari sa sarili nating buhay? Kung pwede naman nating gawan ng paraan para tayo mismo makausad sa sarili nating pinaghirapan. Marami mga kabataan ngayon na matatanda na hanggang ngayon palamunin pa rin ng kanilang mga magulang. Ano masasabi mo sa mga ganong klaseng tao? Kabataan, you only get to live once. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang magulang mo. Mahalin mo lahat ng taong nakapaligid sa iyo, mahalin mo pati mga kaaway mo. Kabataan, ikaw ang pag-asa ng bayan, ikaw ang susunod na lahi namin. Ikaw ang susunod sa upuan ni Boss RDR at ikaw ang susunod sa upuan ko. Kabataan, sa iyo nakasalalay yung pag-angat o pagbagsak ng kinabukasan ng isang malaking bansang tinatawag nating Pilipinas. Kabataan, sana matuto kang magkaroon ng kinabukasang sarili mo. Huwag mong iasa kahit kanino yung mga pagkakataon na dapat ikaw ang gumagawa. Huwag mong iasa at isise sa kahit na sino yung mga bagay at mga trabahong ikaw mismo ang dapat nag-iisip. Kung ikaw ang tatanungin ko, diploma o discarded? Parehas. Bakit? Diploma, kasi nasa Pilipinas tayo. Napakahirap matanggap sa trabaho pag wala kang diploma. Napakahirap ma-promote kung natanggap ka man sa trabaho pag wala kang diploma. Pero pag wala kang discarded, wala pa rin kahit may diploma. Parehas yan. Parehas makakatulong sa isa't isa. May mga bagay na gumana na diploma lang. May mga bagay na gumana na diskarte lang. Pero if you can collaborate both at the same time, bakit hindi? Sa palagay mo, relevant pa rin ang school system sa panahon natin ngayon? Oo, medyo outdated nga lang ng konti. Pero napakaraming bagay na mapapakinabangan dyan. Pag nag-abugas siya ka o nag-doktor ka, hindi naman pwedeng tumiskarte ka na lang para maging doktor ka. Doktor Kwakwa ang labas mo nun. Yun ang sagot ko ron. Napakamahalaga eh. Dahil hindi naman lahat is designed para maging entrepreneur. Maaring ang pakinabang mo dito ay makakatulong ka sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong profesyon. Kung ikaw ay naging isang abogado, ikaw ay magiging tagapagtanggol ng mga naaapi. Kung ikaw naman ay doktor, pwede kang maglingkod para mas matulungan mo pa yung mga taong may pangangailangan, mga may sakit. Ang nagiging problema lang sa maraming tao is yung generalization. Ang success kasi iba't iba ang meaning niyan eh. Pwedeng ang success sa iba, financial success. Pwedeng ang success sa iba, career success. Pwede naman physical success. Maraming success eh. Nagiging problema kasi sa mga tao is generalization. Ibig sabihin, itong opinion na to, generalize na natin na applicable sa lahat ng tao. Ang gusto kong maitanong sa'yo, The Jay Chester, paano ka asenso dito sa Pilipinas? Unang-una, sisipagan mo. Pangalawa, tatabaan mo utak mo, tatalinuhan mo. You have to be an expert in what you are doing. Kung hindi ka man maging eksperto, at least you have gained some knowledge, equipped ka ng mga bagay na karunungan na kailangan mo para makausad yung sarili mong buhay. Pangatlo, importante yung pagtitipid. Ang problema sa karamihan, napakabulagsak pagdating sa pera, pero pagdating sa pagkakakitaan, napakatamad. Yung mga tamad, pag sumweldo ng Biyernes, pagdating ng Lunes, wala ng pera, nangungutang na. Inuubos kasi sa weekend eh. Kaya ang sale ng mall, dinesign na weekend eh. Exact. Tapos after ng sweldo lagi. Hindi ba kayo nagtataka, tuwing magse-sale ng mall, laging kinsenas at katapusan after nun, mga ilang araw, may sale eh. Exactly. Ibig sabihin, nagiging biktima sila ng sistema. I will say, nagiging biktima sila ng sarili nilang impulsiveness.
Kasi yung sistema inilagay dyan para makinabang sa impulsiveness ng mga tao. Pero it's up to you kung susunod ka sa sistema o hindi. Alam mo, at the end of the day, it's all about self-awareness, brother. Pag aware ka at kilala mo sarili mo, hindi ka kakabakaba sa sistemang nakalagay dyan. Bakit? Kasi you can maneuver your way into the system and you can maneuver your way in relation to whatever it is that you want to do in life. Dahil ang kultura ng Pilipino, kapag may sahod, dapat may ingranding celebration. Kahit nga walang sahod, may grande celebration eh. Ipinangungutang pa ang birthday at gustong mag-resort kahit wala ang meron. Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. At karamihan sa mga mayaman na nanatiling mayaman sa pagpapanggap na mahirap. Naniniwala ka na talagang may tsansa, may pag-asa na umasenso ang mga tao as long as tamang disiplina yung ilalagay nila sa buhay nila. Pag hindi mo alam kung ano tamang disiplina ang ilalagay mo sa sarili mo, and then you should start listening to people like Boss RDR. Exactly. Ngayon, ito tanong ko. Maraming nagtatrabaho ngayon dito, ang sa palagay nila, sa sarili nila, kulang ang sinasahod nila. Ang sa palagay nila, hindi na balanse ang sweldo nila doon sa presyo ng bilihin, doon sa pamasahe nila, doon sa pang-araw-araw nila. Paano yung sinasabi mong disiplina, makakapagtipid pa ba ako? Kulang na nga, eksakto na nga. Ano ang mga dapat kong gawin? Kung meron mang bagay na palagay mo kulang ka, there's no room for complaining. Trabahuhin mong lumaki sweldo mo, trabahuhin mong dumami yung kinikita mo, trabahuhin mo yung buhay na eksaktong gusto mo. We all have 24 hours a day. And we only get to work for 8 hours, maximum siguro 12, 13 hours. Pero meron ka pa rin sobrang isa, dalawang oras na nilalaan mo sa panonood ng Netflix eh. Meron ka pa rin sobrang dalawa, tatlong oras na ini-ML mo maghapon eh. Kung meron kang oras para dun sa lahat ng bagay na walang kakwenta-kwentang ginagawa mo, edi may oras ka ngayon para magtingin ngayon sa social media nung mga bagay na kapaki-pakinabang. Panonood halimbawa ng programa ni Boss RDR, makinig ka dun sa mga taong talagang totoong may matututunan kang panibagong skill, mapapagkakitaan mo para umusad yung buhay mo at makakapakinabang ang buong Pilipinas sa iyo. Ba't di ka kumandidatong senador? Mas marami akong magagawa bilang content creator. Pinakikinggan ako ng buong Pilipinas. Pero ang mga senador, sa mas madalas na pagkakataon, didipad-dipa lang sila doon. Kinukuha at kinakain yung pera ng taong bayan pero wala namang talagang nakikinabang sa kanila. Isa sa mga pinakamalaking factor kung bakit mahirap ang bansa natin dahil sa mga politiko. Pilipinas, sana magising ka naman na. Pag yung politiko, alam mo nang tiwali, wag mo nang iboto. Tigas naman ang ulo mo eh. Alam mo nang ang korap eh. Boto ka pa rin ng boto eh. Bakit? Kasi binigyan ka kasi ng 500 piso. Yun na yung kapalit ng kaluluwa mo. Napakaganda ng bansa natin. Ang nagiging problema kung bakit nandyan yung mga inaayaw-ayawan natin, kasalanan ng mga taong nagluklok. So huwag kang magre-reklamo kung mahirap ang buhay mo ngayon. Eh, kasi kayo pumili ng mga leader ninyo dyan eh. Kaya walang development. It is all because pinalitan nyo ng 500 pesos, pinalitan ng 1,000. Matuto na tayo. Isa pa sa mga gusto kong itanong sa'yo, yung utang. Ang daming nalulubog sa utang at marami ang nagpapakamatay dahil sa utang. Ano ang masasabi mo tungkol dyan sa cultural problem natin na yan na ang mga Pilipino ay mga lubog sa utang? There are good debts, there are bad debts. Good debts, ito yung mga bagay na inutang mo para expansion nung hanap buhay mo. Bad debt, birthday mo, syempre, isa happy-happy, di ba? Wala kulang ang sweldo, di ba? Uutang ka ngayon, di ba? Tapos tatakbuhan mo na yung inutangan mo, di ba? Talaga bang kailangan ba talaga natin yung mga ingranding mga birthdayhan, mga piyestahan na talaga namang nagpapapatay pa ng baboy? Talaga bang kailangan ba talaga yan kung wala ka namang kapera-pera? Alam mo, Pilipinas, matuto ka na. Tigilan mo yung pag-utang na alam mo naman sa sarili mong kapritso lang yung paglalaanan mo, Rod. Bali sana kung uutang ka, kung halimbawa, ikakabuti ng pamilya mo para sa negosyo na gusto mong simulan, na yung negosyo na yun, palalawakin mo na lang naman, tapos mababayaran mo rin yung utang na yun dahil gisa sa sariling mantika, yun, ayos lang. Pero uutang ka para sa birthday, nagawa mo! What is important is, meron tayong disiplina na maging preparado tayo sa buhay. Kung maliit at kakarampot ang kinikita natin, mag-attempt pa rin tayo na sinupin yung mga matitira. Whether 5 piso lang yan, 10 piso lang yan, o gano'ng kaliit yan, ang importante kasi dun yung mentalidad eh. Sa maliit nga, nakakaipon ka, nakakapagtipid ka eh. Na hindi mo kailangan gumastos para lang sa approval and validation ng ibang tao. Tama yung sinasabi mo, bakit mo kailangan ng celebration sa birthday? Bakit mo kailangan ng celebration sa piyesta? Kung po pwedeng, kung ano lang yung kapasidad mo, edi maging payak na lang muna. Yung iba kasi, nga, nangungutang pa ng iPhone eh. Yun nga.
Yan ang problema. Para lang makabili ka ng gadget, makabili ka ng mga kung ano-ano, aasenso lamang po tayo kapag inilagay natin sa puso at isip natin na gusto nating umasenso at kaakibat nun is yung disiplina kung willing tayong pagdaanan. Sa akin ang konsepto ng mayaman, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Tapos itong pagitan na to, ang tawag dito ipon. Pag dumami yung ipon mo, mabili ang bahay, sakyan. Ang karamihan sa mga Pilipino, binabaliktad yan. Ito yung kinikita, ito yung ginagastos, ang tawag dito utang. Yun talaga eh. Ako practical lang eh. Sabi nila, matalinong tao raw ako. Hindi naman, masipag lang akong umalam. Yun lang ang meron ako eh, sipag lang eh. It just so happened na yung mga bagay na nakita ng mata ko, narinig ng tenga ko, pumasok sa puso ko, it just so happened na I am putting an outstandingly keen attention at masipag akong umalam. Isa pa ring cultural problem natin. Napakalaki na ng bilang ngayon at tila baga nagiging normal na yung mga single mom. Bakit? Maraming mga irresponsibleng relasyon dahil sa premarital sex. Ang dahilan kasi masaya. Kaya mo ginawa yung ginawa mo para maging masaya ka. Tapos pag wala na yung saya, napalitan na ng obligasyon. Wala na ngayon yung dahilan kung bakit kayo nagsipag-jowa in the first place. Pero kung sana, bago mo pa simulan yung relasyon, ang nasa isip mo, bumuo ng pamilya, hindi tayo magkakaroon ng maraming ganyan. Sino ba ang may kasalanan? Yung babae o yung lalaki? I will say yung magulang. Magulang nila? Bakit? Supposed to be ang disiplina nang gagaling sa magulang. Kaso ito ang problema eh. Kahit yung magulang, biktima rin ang magulang nila. Ikaw na single mother, yung magulang mo malamang ganun din. Kung ano ang puno, siya bunga. Bakit? Kasi itong magulang mo, lahat na lang ng ginagawa niya para sa anak. Para sa anak. Walang para sa sarili niya. Ngayon yung anak niya, yun ang nakita ay para sa anak, para sa anak, para sa anak. Ang ginagawa ngayon, itong bata ngayon, nagmamadali rin na mag-anak. Yung anak niya nakita, ganun pa rin ang ginagawa. Magmamadali ulit mag-anak. Kasalanan talaga ng mga magulang kung bakit nabuntis yung mga anak ninyong mga babae. At kung bakit nakabuntis naman yung mga anak ninyong mga lalaki. Bakit? Nasaan kayo nung mga panahon na nagkakasala yung mga yan? Nadisiplina nyo ba? Nasuway nyo ba? Napagsabihan nyo ba? O okay lang? Pag meron kang naiturong maayos na values dun sa bata, hindi na importante kung nakikita ng mata mo yung anak mo o hindi. Mananatili siya dun sa mga bagay na naituro mo sa kanya. Importante pa ba na pinapalo ng magulang ang kanilang mga anak? Ang utos, turuan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang nakaran. Pagka siya tumanda, hindi niya hihiwalayan. Anak mo, bago mo paluin, turuan mo muna. Lahat ng bagay na batas mo bilang magulang, ipakabisado mo sa kanya. Pagkabisado na ngayon niya, tsaka ngayon, anak, kabisado mo ang batas ng papa mo. Alam mo na kapag lumabag ka dyan, magagalit si papa. At alam mo rin na pag inulit mo yung paglabag, at paulit-ulit ka na lang, I have to do what I have to do to instill discipline. At hindi ko gustong paluin ka. As much as masasaktan ka, mas masakit sa akin yun bilang magulang. Dahil ako, nagpalaki sa'yo mula pagkabata. Pero kailangan kong gawin yung kailangan kong gawin. Hindi mo man naiintindihan yung mga batas ko ngayon. Dahil bata ka pa, maiintindihan mong pagsinuway mo kung masakit. Hindi mo na uulitin. Doon ngayon, dadaan ngayon yung pagsaway sa bata sa pamamagitan ng pamalo. Naniniwala ka ba that parents before are better than parents right now? Ngayon kasi ang mga magulang di na nagsisipagturo sa mga anak nila. Bakit? Kasi add to cart. Like, share, follow. O eh, ito pa mabigat. Meron pang mga nasa social media na nagtuturo ng ka-irresponsablehan. Ah, tapakadami niya. Meron pang nagtuturo sa social media magparami ka ng asawa mo. Eh, irresponsable ka pa nga sa isa eh. Hindi mo pa nga napapamahalaan ng maayos. Gusto mo paramihin pa. Kung ikaw responsable ka, huwag mo ituro sa ibang tao na paramihin yung asawa nila kung ikaw marami. Bakit? Kasi susunod mo, ganun din naman eh. Kasabihin, bakit ikaw si Salomon? 700 ang asawa. Oh, 700 yung asawa niya. Pero humanap ka ng talatang pinopromote niya pagpaparami ng asawa. Wala. Si Solomon, responsable. Eh, ikaw to, karirinig-rinig mo lang nung sinabi nung kung sino mang social media influencer na sinabing si Solomon maraming asawa. Ikaw naman, nagparami ka naman ng asawa mo. Hindi na importante kung irresponsable ka pa. Hindi mo kaya pakainin yung anak mo, nagparami ka pa ng asawa. Sarili mo nga, di mo pa maayos, nagparami ka pa ng sakit ng ulo. Anak pa! Kasi tama yung sinasabi mo eh. Ngayon, nagiging normal na lang. Kaya nga nauso yung single mother. Eh, sa kultura natin, yung ganyan, premarital sex, normal na lang. Dati, noong mga panahon natin, nakuho, isang katutak talaga na interrogation sa magulang, ha, kaabutin mo niyan. Dati, ang tawag sa single mother, disgrasyada. Ngayon, single mother. Oo nga, no? Binago kasi natin eh. Ang hirap kasi sa atin, nag-a-accept tayo ng konsepto galing sa iba't ibang mga bansa na akala mo welcome
damdaming. Pero ang totoo, nakakasira yan ng isip at puso ng mga susunod na henerasyon natin, Pilipinas. Huwag kayong masyadong tanggap ng mga ideology galing sa mga banyaga. Tignan mo LGBT ngayon sa Amerika. Sila mismo nalilito sa sarili nilang kalokohan eh. Dito sa atin sa Pilipinas, ang tawag bakla. Tanggap na ng lipunan yan. Walang aapi sa'yo kung hindi ka siraulong bakla. Irerespeto ka pa rin ang kapwa-tao mo. O ngayon, magagalit kayo ngayon sa akin. Wala akong pakialam kahit magalit ka sa akin. Ang pagmamahal ko sa'yo bilang bakla, kapwa-tao rin kita. Pero hindi yun para paniwalain mo kung babae ka. Treat me as a human being. Have respect for me and I will respect you just the same. Huwag mong ipagsaksakan sa utak kung babae ka kahit hindi naman. Ang problema kasi, meron tayong tinatawag na gender inequality. Ano ibig sabihin nun? Yun yung sinasabi nila doon na dapat respetuhin sila kung ano yung napili nilang gender. Anong masasabi mo doon na ang gender ngayon hindi na ipinagkakaloob ng Diyos kundi pinipili na lang ng tao? Nakikita mo ngayon yung gulo ngayon ng Amerika tungkol dyan, di ba? Merong mga competition sa Amerika na pinamamahalaan na ngayon ng mga transgender na nananalo yung mga transgender dahil sa biology nilang mas malalakas sila kumpara sa mga babae na nilalabanan ngayon nila yung mga babaeng kawawang kawawa talaga. Bakit? Kasi hindi ka parehas ng tibay ng katawan nila yung tibay ng katawan ng mga babae. Correct. Ngayon, ano nangyayari? Yung mga bakla sa kanila nagiging oppressor na. Doon nagkakaproblema eh kapag ipinipilit natin. Pero tignan mo, respeto as respeto, magrespetuhan na lang tayong pare-parehas tayong tao. Bakit kailangan pa ng hiwa-hiwalay na ganyan? Magrespetuhan tayo bilang mga tao. Tapos, let us assess ourselves in relation dun sa kung ano man yung mga bagay na talagang magagaling tayo. Dun tayo mag-usap and that's how we build the country. Hindi paparamihin mo yung dami ng gender sa buong mundo tapos isasaksak mo ngayon sa isip ng mga kabataan. Kasi ngayon sa Amerika, hindi lang basta-basta dun sa konsepto lang na ako, paniwala ako, babae ako. Hindi lang ganun eh. Sinasaksak na nila ngayon sa mga kabataan eh. Yun. Dun nagkakaproblema. At darating dito sa Pilipinas yan. Pilipinas! Maawa ka sa sarili mo, Pilipinas. Di ba nagkaka-issue na rin tayo sa CR? Yun! Hindi nagme-make sense kahit bakla ka, nagawin mong tatlo yung CR. Eh, ba't hindi na lang gawing isa, mas tipid pa, tas para sa lahat na lang yun. Bago tayo matapos sa interview na to, bigyan natin ng inspirasyon. Yung mga taong nagsusumikap, yung mga taong masipag naman, talagang kinakapos-kapos lang ng swerte sa buhay. Yung mga taong lumalaban ng parehas, pero talagang inaalat pa sa buhay. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ano ang mensahe ni Dat Chai Chester? Pilipinas, galingan mo. We only get to live once. We don't get to stay in this life for very long. Kahit gano'n pa kalaki yung empire na nagawa mo, we don't get to stay here very long. Saglit lang. Huwag mo sayangin yung buhay mo na ikaw ay hirap na hirap, na ang dahilan kung bakit ka nahihirapan, hindi naman dahil sa unforeseen circumstances, kundi dahil sa sarili mong katamaran, sa sarili mong kamangmangan. Pilipinas, magpakatalino ka. We were once known for intelligent individuals just like Jose Rizal. Pilipinas, saglit lang tayo dito. And you have to make the most out of this limited life that you have para yung kinabukasan mong sarili at yung kinabukasan ng anak mo at yung kinabukasan ng isang buong bansa natin ay mas maging mas maayos yung kinabukasan kesa sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Huwag mong kakalimutan sana na mayroong mga umaasa sa iyo. Huwag mong pababayaan yung kinabukasan natin. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Huwag kang sumuko kasi wala tayo pare-parehas na mapapala sa pagsuko. Pilipinas, sana maalala mo na hindi biro yung dami ng dugo sa ilalim ng lupa para lang ipaglaban nung mga nauna sa atin yung kalayaan na meron tayo ngayon. Sana maalala mo na maraming taong nasa ilalim ngayon ng lupa na nagbuwis ng buhay nila para sa iyo. Huwag mong itapon yung kinabukasan na meron ka ngayon dahil sa lang sa konting katamaran na meron ka. Dahil lang sa luho mo, yung sinasabi nilang success, hindi ganun kahirap yan. Pero mas mahirap maging mahirap na isang kahig, isang tuka na ang dahilan ay yung katamaran kesa magbilang ng pera na problema na ng bangko habang ipinapadala sa iyo yung libreta at yung bangko. Pilipinas, I am hoping to see a future. Kapag wala na ako, mas maayos ka kesa ngayon. Pero nasusuya na kasi ako dun sa mga bagay na nakikita mo sa social media. Papapanoorin mo ng basura. Brad, di ko matiis eh. Yung mga prank-prank nila, yung mga kabobohan nila, kaistupidohan nila, yan ay papapanood mo sa ordinaryong taong bayan. Ano ngayon ang kinabukasan ng taong bayan? Yung ordinaryong taong bayan, pinapakain mo ng basura sa utak nila. Yun ngayon ang kawawa sa lahat ng ginagawa ninyo. Kayo lang yung kumikita eh. Yung iba nga nagpo-promote pa ng sugal eh. Tapos yung mga taong sugarol, nakikita mo nasa baba ng lipunan, walang makain yung mga anak nila. Bakit? Kasi pin-remote nyo eh.
mga influencers na nakikiusap ako sa inyo, maawa naman kayo sa mga kabataan na hindi nyo alam nasisira yung buhay dahil sa ginagawa ninyo. Kayo sana yung dapat nagiging huwaran. Hindi naman ako, hindi naman ako mabuting tao, masamang tao. Dito sa RDR Collabs, mostly business. But we tackle right now the cultural problem na alam kong importante na ma-address ito. Marami at malaki ang maitutulong nito sa mga kababayan natin. The reason why siguro naging emotional ka, because you wanted a brighter future for our fellow countrymen. Hanggang dito na lang ang kaya nating abutin. Makapagbigay ng mensahe, hindi naman natin kayang ratingin lahat. Pero ang importante, meron kang naging ambag. Meron kang naging partisipasyon sa pupwedeng ikabago ng kultura ng mga kabataan at mga kababayan natin. May pag-asang umasenso, may pag-asang magtagumpay. Tama yung sinabi mo, kailangan maging masipag tayo. Bukod doon, haluan natin ng mga konting mga pamamaraan. Iregalo natin sa sarili natin ang isang napakagandang mga oportunidad. Huwag kayong manatili sa trabaho na meron kayo ngayon kung alam nyong hindi nag-i-improve ang buhay ninyo dyan. Ang importante, asamin natin na guminhawa ang ating buhay. Lagi nating tatandaan, kung ano man ang sitwasyon at kalagayan natin ng buhay natin ngayon, ikaw ang may kasalanan at may gawa niyan. Muli, iniimbitahan ko kayo, i-click ang notification bell at mag-like, mag-follow sa lahat ng ating mga social media account. Please do follow our Facebook, TikTok, Instagram account, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo mga boss. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat.